pattern number 3 po tayo. Volitional form to omoteimas implies that the speaker's decision was made some time ago. Ipinapahiwatig po ng pattern na ito na ang desisyon mo ay nakaraan pa. Ibig sabihin, hindi po ngayon nangyayari ang iyong pagdidesisyon. Ibig sabihin, nakaraan na po siya. At ito pong pattern na ito ay maaaring gamitin na sa third person. Ang ibig sabihin po ng to omoteimas ay nag-iisip or pinag-iisipan. Pagkumparahin po natin ang pattern number 2 at pattern number 3. Ang pattern number 2 natin kanina ay volitional form to omoimas. Ginagamit po natin ito, sabi natin kanina, sa sarili nating volition or sa sarili nating kagustuhan or kalooban at sinasabi natin sa mga oras na yon. At hindi po natin ito maaaring gamitin sa volition ng ibang tao. Maaari po natin gamitin sa ibang tao kapag po tayo ay nagtatanong. Yung anata kanina sa example natin. Pero nagtatanong po tayo. Kung hindi po tayo magtatanong, hindi po natin maaaring gamitin din po ang anata. Dito po sa pattern number 3, ito naman po ay maaari na gamitin sa ibang tao. Ito naman po ang desisyon naman ay nakaraan pa, nangyari na. At sinasabi mo ngayon kung ano yung desisyon mo or pinag-iisipan mo. Example po tayo. Rainen AAO Tatimas. Magpapatayo ng bahay next year. Gagawin po natin siyang pinag-iisipan kong magpatayo ng bahay next year. Ang tatemas po, ito po ay group 2. Naka-align po. Kunin po natin ang verb stem na tate. Tapos mag-a-add you po tayo. Pagkatapos, ilagay na po natin yung pattern po natin. Basahin po natin ito. Rainen eyeo tateyoto omoteimas. Ang pinapahiwatig po nito na ang pagpapatayo nyo po ng bahay next year ay napag-desisyonan po ninyo since before pa. Next example po tayo. Nihon Ryoryo Tabimas, kakain ng Japanese dish. Gagawin po natin siyang nag-iisip akong kumain ng Japanese dish. Ang tabimas po, ito po ay group 2. Kunin po natin yung verb stem na tabe. Maglalagay po ulit tayo ng yu at yung to omoteimas. Basahin po natin. Nihon ryoryo tabiyo to omoteimas. Ang next example po natin ay watashi wa nihon de hatarakimasu. Ibig sabihin, ako ay magtatrabaho sa Japan. Gagawin po natin, pinag-iisipan kong magtrabaho sa Japan. Watashi wa nihon de. Ang hatarakimasu po, ito po ay group 1. Itong E-line, papalitan po natin ito ng O-line. Kunin po muna natin ang hatara. Ang ki magiging ko. Tapos mag-a-add o po tayo. At yung pattern po natin na to omoteimas. Basahin po natin. Watashi wa nihon de hataraku to omoteimas. Ang next example natin ay Rai sensei wa nihon de hatarakimasu. Si Rai sensei ay magtatrabaho sa Japan. Gagawin po natin pinag-iisipan ni Rai sensei na magtrabaho sa Japan. Ang hatarakimasu magiging hataraku. Yung ki, papalitan natin ng
o line, nagiging ko. Tapos mag-add po tayo ng u. At yung ating to, omote imas. Basahin po natin. Raisen seiwa nihonde hataraku to omote imasu. Tanong po tayo. Halimbawa po, may nagtanong sa atin na Toshokan no honwa mo kaishimashita ka? Naisauli mo na ba ang libro ng library? Pag sinabi pong kaishimashita, naisauli. Halimbawa po, ang sagot mo ay iye mada kaishite imasen. Hindi po, hindi pa naisasauli. Yung ating verb te form, kapag nagkaroon po siya ng imasen at nagkaroon dito sa una ng mada, ibig sabihin ang verb ay hindi pa po ginagawa o hindi pa po nangyayari. Tapos may additional answer ka na, ashta kaiso to omote imasu. Yung kaiso nanggaling po sa kaishimashita. Ito po ay group 1 kaya yung she pinalitan ng olay naging so. Tapos nag-add po tayo ng u. Ang kaishimashita hindi po ito group 3, group 1 po ito. Ibig sabihin ng ashta kaiso to omote imasu. Nag-iisip akong isauli bukas. Tanong pa po tayo. Hirogohan wa mo tabimashita ka? Nakakain ka na ba ng tanghalian? Ang sagot natin ay iye mada tabite imasen. Hindi po, hindi pa po kumakain. Ang additional answer po natin ay korekara tabiyo to omote imasu. Yung tabiyo ay nanggaling po sa tabimashita. Group 2 po ito. Kinuha po natin yung verb stem na tabe at nag-add yo po tayo. Ang ibig sabihin niyan, pagkatapos nito, nag-iisip or pinag-iisipan ng kumain. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 natin dito sa A, verb dictionary form, tsumori desu. Sabi naman, verb nai form, tsumori desu. Ang ibig sabihin po ng tsumori desu ay I intend to or I plan to. Kapag dictionary form, is used to express the speaker's intention of doing something. Pinahayag niya po rito ano po yung plano or balak mo pong gawin. Kapag verb na form naman, is used to express the speaker's intention of not doing something. Pinahayag naman po nito ano yung hindi mo balak or hindi mo planong gawin. Kapag po pattern number 3 ang ginamit po ninyo itong tsumori desu, kapag itong letter A, ibig sabihin po determinado kang gawin ang balak mo or yung plano mo. Kapag letter B naman, determinado kang hindi gawin yung plano mo or yung balak mo. Example po tayo. Shorai jibon no mise o mochimasu. Sa future, magkakaroon ng sariling tindahan. Gagawin po natin siyang plano kong or determinado akong magkaroon ng sariling tindahan sa future. Shorai jibun no misio. Ang mochimasu, ito po ay group 1. Naka-i-line po siya. Kunin po natin yung mo. Ang chi, papalitan po natin ng u-line. Tapos, ilalagay na po natin yung tsumori desu. Basahin po natin. Shorai jibun no mise o motsu tsumori desu. Ang next example po natin ay kotoshi no aki ni kikon shimasu. Pag sinabi pong aki ay fall or autumn. Kotoshi this year. Kikon shimasu magpapakasal. Gagawin po natin binabala kong or determinado akong magpakasal sa autumn ngayong taon. Ang kikon shimasu, ito po ay group 3. Kunin po natin yung noun na kikon. Ang shimasu magiging suru. Tapos ilalagay natin yung tsumori desu. Basahin po natin. Kotoshi no aki ni kikon suru tsumori desu.
Example naman po tayo para sa verb na form. Watashi wa kune e kaerimasen. Ibig sabihin, ako ay hindi uuwi sa bansa. Gagawin po natin, bahala kong hindi umuwi ng bansa. Ang kaerimasen, ito po ay group 1. Kunin po natin yung kae. Yung ri, papalitan po natin ang a-line. Ang ri, magiging ra. Tapos, ang negative ng masen ay nai. Tapos, ilalagay na po natin ang tsumori des. Naging, watashi wa kune e kairanai tsumori des. Ang next example natin ay, toshi o totara onten shimasen. Hindi magdadrive kapag matanda na or may edad na. Gagawin natin, bala kong hindi na magdrive kapag may edad na or matanda na. Yung balak, pwede nyo pong palitan na plano or determinado. Alin man po doon, wala pong problema. Toshio. Totara. Ang unten shimasen, ito po ay group 3. Kunin po natin yung noun. Unten. Ang shi, kukunin po din natin. Ang masen, ang plain form niya ay nai. Tapos ilalagay na po natin ang tsumori des. Basahin po natin. Toshi o totara, unten shinai tsumori des. Pananong po tayo. Halimbawa po, may nagtanong sa inyo ng Itsu, kikon shimasu ka? Kailan ka magpapakasal? Halimbawa, ang sagot mo ay Rainen, kikon suru, tsumori des. Next year, bala kong magpakasal or bala kong magpakasal next year. Pananong pa po tayo, doon na kamera o kaimas ka? Anong klaseng kamera ang bibilhin mo? Halimbawa po, ang sagot mo ay Chisakute, karoy kamera o kau tsumori des. Bala kong bumili ng maliit at magaang kamera. Tanong po tayo, Oshogatsu wa kune e kaerimasu ka? Uwi ka ba ng bansa sa New Year? Or sa New Year ay uwi ka ba ng bansa? Kapag sinabi pong Oshogatsu or Shogatsu New Year, halimbawa po ang sagot mo ay Iye, kairanai tsumori des. Hindi po, bala kong hindi umuwi. Pagkumparahin po natin yung dalawang pattern po natin, yung pattern number 3 na volitional form to omote imasu. Ang pinapahiwatig po rito, yung ating pong decision ay nangyari pa before pa. Kumbaga po, yung ating mga gagawin po rito ay pinag-iisipan na natin or nag-iisip na po tayo. Dito naman po sa pattern number 4, yung dictionary form, tsumori des. Ang ipinapahiwatig naman po rito, yung plano or balak po natin gawin. Mas determinado po ang tsumori des kesa kay to omote imasu. Paki-adjust na lang po yung numbering po natin kanina sa pattern kasi naging parehong number 3 po ito. Pakilagyan na lang po ng 4 yung kanina natin na A, dictionary form, at B, verb na form na may tsumori des po. Salamat po. May paalaala po ang tsumori des. Tsumori des, not very used for the daily activities. Hindi po natin ginagamit ang tsumori des sa pang-araw-araw po natin gawain. Halimbawa po, watch TV at kung ano-ano pa. Basahin po natin ang example po natin. Terebi o mite kara neru tsumori des. Ito po ay mali. Ang tama po ay itong nasa baba. Terebi o mite kara niyoto omoimasu. Napag-aralan po natin kanina sa pattern number 2 yung volitional form to omoimasu. Pinapahayag po dito o pinapahiwatig po doon yung mga kalooban o kagustuhan natin gawin at sinasabi po natin sa mga oras na yon. Meron pa po tayong dapat tandaan sa paggamit po ng tsumori des. Ang tsumori des, mostly used for your own volition.
Kalimitan po ang sumorides ay ginagamit sa pangsariling kagustuhan or kalooban. Kapag sinabi pong volition, kalooban or kagustuhan, at kung ano-ano pa. Ang sumorides, it is impolite to use for someone who is elder, higher position. Hindi po natin maaaring gamitin ang sumorides sa mas nakakatanda po sa atin o kaya naman sa mas mataas ang position po sa atin. Basahin po natin ang example po natin dito. Sensei wa ashita pate ni iku sumorides ka? Ito po ay mali dahil sensei po ang kausap natin. Ang tama po itong nasa baba. Sensei wa ashita pate ni ikimasu ka? Meron pa po tayong mas magalang na pamamaraan kapag kausap natin ay mas nakakatanda sa atin at mas mataas ang position sa atin. Pero po ito ay nasa lesson 50 pa. Itong susunod po natin, ito po ay hindi na po kasama sa libro po natin. Bali po additional information na lamang po ito. Yung verb na i-form na tsumorides natin, maaari po natin itong palitan ng tsumori wa arimasen o kaya tsumori ga arimasen. Basahin po natin ang example natin dito. Kune e kairanai tsumorides. Bala kong hindi umuwi ng bansa. Kapag ginawa siyang tsumori wa arimasen o kaya tsumori ga arimasen, kopyahin natin yung kuni, ito na po siya, yung particle e. Yung verb na i-form natin, gagawin po natin siyang verb dictionary form. Kasi po yung dulo ng tsumori wa arimasen ay naka-negative na po siya. Ito po bali ang magiging negative natin. Kaya yung verb na i-form mo, papalitan mo ng verb dictionary form. At ipa-plus na natin ang tsumori wa arimasen or tsumori ga arimasen. Basahin po natin ito. Kune e kairu tsumori wa arimasen. Ang pagkakaiba lamang po ng dalawa, mas nabibigyang diin na hindi mo balak o hindi mo plano kung ano yung sinasabi mong verb. Mas nagiging strong yung pagiging negative ng iyong sentence. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay sa A, verb dictionary form plus yotades. Sa letter B naman, noun plus no plus yotades. By using the sentence pattern, you can inform people of schedules. Sa pamamagitan po ng pattern na ito, may inform niyo po yung mga tao sa iyong schedules. When time and place are already scheduled in advance. Example po tayo, Hikoki wa juji ni tsukimasu. Kapag sinabi pong tsukimasu, arrive. Gagawin po natin, naka-schedule ang dating ng eroplano ng 10 or darating ang eroplano ng 10. Yung tsukimasu, gagawin po natin siyang verb dictionary form. Ito po ay group 1, kaya yung e-line, gagawin po natin u-line. Kunin po natin yung tsu, tapos yung ki, magiging ku. Tapos, i-add na po natin yung yutei para maging magalang, lagyan natin ng des. Basahin po natin. Hikoki wa juji ni tsuku yutei des. Ang susunod po nating halimbawa ay Rainen nigatsu ni nihon e ikimasu. Gagawin po natin siyang naka-schedule ang pagpunta ko sa Japan sa February next year. Ang ikimasu po, ito po ay group 1. Kaya yung ki, papalitan po natin ang u-line, magiging ku. Sulat po natin yung i, yung ki, magiging ku. Tapos ilalagay po natin yung yutei des. Basahin po natin. Rainen nigatsu ni nihon e iku yutei des. Basahin po natin ang example po natin. Shumatsu wa kanojo to deito suru yutei des. My date sa weekend with girlfriend or kasama ang girlfriend.
Kahit hindi nyo po banggitin yung salitang naka-schedule, kapag ginamit nyo po ang pattern ng utates, ibig sabihin po, naka-schedule na po kung anuman po yung sinasabi po ninyo. Kapag sinabi pong shumatsu, weekend po. Pananong po tayo. Kaigiwa, nanyobi daska, anong araw ang meeting? Halimbawa po, ang sagot natin ay Martes naka-schedule or naka-schedule ng Martes. Ang Martes po ay kayobi. Dahil ang Martes ay noun, magkakaroon po tayo ng no bago mag-yote. Lagyan natin yung des. Basahin po natin, kayobi no yote des. Pananong pa po tayo. Hikoki wa nanji ni tsukimasu ka? Anong oras ang dating ng eroplano? Halimbawa po, ang sagot natin ay alas 4:30 po or alas 4:30 po naka-schedule. Ang alas 4:30 o 4:30 ay yojihan. Dahil ang 4:30 ay noun, magkakaroon po ulit tayo ng no plus yutei des. Naging yujihan no yutei des. Pattern number 6 na po tayo. Ang pattern number 6 po natin ay mada. Ang kasunod po niya ay verb te form. Tapos po susundan siya ng imasen. This sentence pattern means that something has not taken place or has not been done yet. Kapag ginamit po natin ang pattern na ito, ibig sabihin po, yung verb natin ay hindi pa po nangyayari o hindi pa po natin nagagawa. Example po tayo, ang report ay hindi pa naipapasa. Ang ibig sabihin po ng report ay reporto. Ang ay wa, hindi pa naipapasa. Isusulat po natin yung mada. Pagkatapos po natin dito, yung verb po natin, gagawin nating te form. Ang pinaka-verb po natin ay ito, itong naipapasa. Ang pinaka-mas form niya ay dashimas. Ito po ay group 1. Kunin po natin yung da. Yung shi, papalitan po natin ito ng shite. Naging dashite. Pagkatapos, ilalagay na natin yung imasen. Naging reporto wa mada dashite imasen. Kapag gagawin nyo po itong plain form, ang plain form ng imasen ay inai. Reporto wa mada dashite inai. Kapag po ikaw ay nakipag-conversation, nasa silent e po ito. Magiging reporto wa mada dashite nai. Conversation po tayo. Hirogohan wa mo tabimashita ka? Nakakain ka na ba ng tanghalian? Or tapos ka na bang kumain ng tanghalian? Halimbawa po, ang sagot natin ay hindi po, hindi pa po kumakain. Confirmation natin ay iye. Tapos isusulat po natin yung mada. Ang pinaka-verb po natin na gagawing te-form ay yung tabimashita. Yan po ay group 2, kaya kukunin natin yung verb stem na tabe, magpa-plus te lamang po tayo. At ilalagay na po natin yung imasen. Naging iye, mada, tabite, imasen. Sa plain form, iye, mada, tabite, nai. Ang pattern pong ito ay napakadali po niyang gamitin. Kung paano po natin gamitin sa Tagalog, ganun din po ang paggamit nito. Halimbawa po, hindi pa nagsusulat, hindi pa naglilinis, at kung ano-ano pa.